Tapos ito, gaya ng sabi ko, handa na nga ba ang mga Pilipino na maging disiplinado? So ayan, isang supot na naman ng basura ang palutang-luta ngayon dyan sa may baby. So, gaya ng sabi natin na tuloy-tuloy na po yan, 24 hours na yung operation ng STP. Yes, good morning po and welcome sa ating panibagong video ngayong araw po ng Lunes, March 8, 2021. And Manila Bay update po muli tayo dito sa may Phase 2 Beach Nourishment. Ayan, bagsak ulit ng buhangin, kalat, at meron dito no. So far, ito yung pinakamalaking barge na dumating dito sa Baywalk. Ayan, no? Mala Titanic na barge na may dala po ng black sand na itatambak dito sa Manila Bay. Ayan, maliban dyan meron pa pong naka standby na black sand doon sa gitnang bahagi ng dagat, yung kulay green naman na barge, may dala rin pong buhangin. So pag natapos po itong ibagsak dito yung buhangin, ayan, yun naman po no ang dadaong dito, yung isa pang pong barge na naka-standby ngayon sa gitnang bahagi ng dagat. So kita nyo po, meron ulit dito no, gabundok yung buhangin, and mukhang tapos na po sila sa kanilang sand filling ng mga geo tubes. And tuloy-tuloy malawak na yung area na nalalagyan nitong black sand, kaya nandyan po ngayon dalawang heavy equipment na po yung working dito sa area ng Phase 2. Ayan, tapos ito syempre ang malahiganteng straw ng milk tea. Ayan, no? Yung HDPE pipe na tila bagay higanteng straw pang sip-sip ng mga black pearls. Ayan, pero yun po ay biro lang no. Yan po yung HDPE pipe na sa ngayon ay nadugtong-dugtong na po. Ayan, kaya sabi ko ay parang mala higanteng straw ng milk tea. Ayan, sa ngayon ang dami pa pong buhangin na nandyan oh. Halos lagpas pa siya dun sa lagayan niya. Nasisili pa natin dito. Ayan, madami pa pong laman yan. So most likely talagang haapo ito no, talagang gabundok na buhangin ngayon yung itatambak dito sa area. So bali ganun pala yung ginagawa nila mula dito sa isang barge. Ayan po, mula sa dyan sa Mala Titanic na barge, napakalaking barge, meron silang parang ramp papunta sa mas maliit na barge, and mula naman sa mas maliit na barge may ramp ulit papunta dito sa ginawa nilang parang area no, na pinagbabagsakan ng buhangin. Yan, para siyang bayanihan ng mga barge ang nangyayari ngayon dito. Para nga po may bagsak itong mga buhangin na dati kasi before sa phase 1, yung mga buhangin ay dinadala ng truck dito papasok sa Baywalk. So this time kasi dyan na mismo sa dagat nila binabagsak po no, ng rekta. Black sand, gray sand o lahar sand, no?
Yan. Pero kasi pag nababasa siya, nababasa po siya ng dagat. Saka po siya talaga totally umiitim, no? Kaya siguro tinawag siyang black sand. I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This is the time for you. Dito sa May Padre Paura, ito yung view po no nung buhangin na ibinabagsak nila diyan sa May Phase 2. Ayan. Tapos ito, gaya ng sabi ko, handa na nga ba ang mga Pilipino na maging disiplinado. So ayan, isang supot na naman ng basura ang palutang-luta ngayon diyan sa May Baybok. So kung pwede natin makuha, kaso bawal po yung area na diyan puntahan. May harang po, hindi po natin makuha, pero yun oh, yan, yan din yung madalas kong nakikita sa Ilog Pasig, mga nagtatapo na talagang nakasupot po ng mga kalat, no. Yan, ito yung dalawang ibon sa batuhan. Million dollar question, handa na nga ba ang mga Pilipino na maging disiplinado? Yan, ito J-tubes, and then yung HDP pipe with tube sinkers, and ayan, another J-tubes ulit. Ayan na for phase 1. So meron silang binabagsak doon. Ayan si Kuya naglalaba. Meron silang binabagsak doon banda sa may outfall ng Padre Paura. Tingnan po natin o lapitan natin doon. Ayan, so nasa loob tayo ng Padre Paura outfall. So mukhang inaayos nila dyan yung tatakpang butas no nung outfall, yung kadugtong nung bricks na inilatag nila. Ayan dito sa dulo. Sa ngayon, ito yung tubig no mula dito sa Padre Paura outfall. So gaya ng sabi natin no, tuloy-tuloy na po yan, 24 hours na yung operation ng STP. Ay nung ano nga nung pagpapump ng wastewater papunta po dun sa STP. So ito yung actually sa ngayon po no, masakit sa ilong yung amoy ng tubig kasi nga ano yan ng mga wastewater galing dito sa mga establishments, mga kabahayan no along Roas Boulevard. Ayan, sa ngayon sila ay nagpapump ng tubig papunta ng Remedios. Ayan. From Remedios naman po, ipapump na naman ulit yon papunta ng Estero de Abad outfall. And from Estero de Abad outfall, yun, lahat na ng tubig, yun, ipapump na po yun papunta doon sa ating STP. Mula sa maduming tubig, di ba? Walang amoy. Clear at talagang mababa na yung coliform level yung ilalabas po ng STP. Ito yung gagawing bike rack na may vertical garden, yung bahaging yan yung may para may mga takip na bakal.
So meron bagong dating doon no na barge ng buhangin, pero dito meron pa rin ayan no, naka-standby na isa pang barge na may laman pa rin po yung buhangin. Yan. So andito yung mga taga DENR sa may Dolomite Sand area kung saan po nag-ayos ng drainage, no, yung binuhusang drainage. So chine-check ata nila yung progress po no ng gawa today. Daming ibon doon sa may dagat, o mukhang marami na namang isda diyan banda. So andito pa rin itong tinatakpan na gabundok ng geotextile fabric. Ayan. Ano kayang laman niyan sa loob po, no?